Thank you po for joining once again, and I pray na binabasa niyo pa rin po yung Bible, and I pray na marami rin po kayong nakukuhang revelation on your own study. By the way, I'll be leaving again on Tuesday for Negros, and but I'll be back on Friday, so I'll be finishing the book of John. I'll be flying solo because wala pong Zoom that time, but we will be recording the message, so we will upload it after the session, and you can really check it out sa FB page ng church if you want to listen to the message. So right now, we'll be studying chapters 8 and 14. So, dito po sa John, chapter 8 opens with Jesus handling cases about immorality. So, we will indeed learn much from his handling of this particular case of the woman caught in the act of adultery. Kasi marami pong katuruan na narinig ako regarding this story. But this one, I'm gonna share with you kasi ito po yung totoong konteksto, okay? So, but tama naman din po yung konteksto ng iba, but this one is something that has a new revelation. So, sa chapter 8, while Jesus was teaching in the temple, the scribes and the Pharisees brought to him a woman who was caught in the act of adultery. So, nagtuturo siya, mayroong mga Pharisees, nagdinala nila isang babae na nahuli na nasa act of adultery. So, kaya lang may mali dito, dapat kasi pati yung lalaki dinala nila, pero kita mo yung bias sila, so yung babae lang dinala. Yung motive nila is to really, para bang hindi naman puro it's not pure. They just want to have an accusation against Jesus Christ, okay? Para bang they're trying to force him into a situation where he would deny the law. So, ang nangyari po dito, pinipilit nila, sabi nila, according to Moses' law, pag nahuli ka, you should always, you will be put to death by stoning. Kaya lang, ang problema, because they're under Roman government rule, they're not given the right and the authority to implement death penalty. Kaya hindi pwede. So parang iniipit na nila talaga. So sabi sa verse 7, so when they continued asking him, he raised himself up and said to them, he who is without sin among you, let him throw a stone at her first. So, ano po rito, ang story dito, okay? Gusto nila na ma-accuse yung babae tapos mabigyan po ng penalty. But the thing is, kasi ang lahat ng teaching na narinig ko, nasabi nga ni Jesus Christ na kung sino yung unang walang kasalanan, yun siya yung unang bumato, okay? But the thing is, you need to understand the law of the Jews. Kasi ang law nila, you cannot really condemn a person without two witnesses. So, they need two witnesses. Pero ang dami nila nagdala sa babae. Okay? So, ang sabi ng ibang teaching, yung walang kasalanan, siya yung unang bumato. Ang totoo niyan kasi, kung walang kasalanan, talagang wala talaga makakakondemn. But according to the culture and to the law of the Jews, witness ka, pwede kang maging witness pag hindi ka guilty sa crime ng inaakusan. Para bang the accused, she's being accused of adultery, pwede kang maging witness against her as long as you are not guilty of adultery. Kasi hindi ka pwedeng maging witness kung guilty ka rin ng same crime. So, nung sinabi ni Jesus Christ, yung unang walang kasalanan, siya yung unang bumato. Yun po yung konteksto nun. Kaya, isa-isa silang umalis kasi they knew in their hearts they're guilty of adultery as well. Kaya, nung umalis na lahat, sabi ni Jesus Christ, the reason Jesus asked this woman where her accusers were, that no one could be judged or put to death in Israel without the testimony of two or more witnesses. He taught in the temple, and kaya sabi niya, o sino yung walang kasalanan sa inyo, hindi kayo guilty na adultery, kayo unang bumato. So yun po yung pinakabuod nun, yun yung wala pong kayang mag-condemn sa
babae because all of them cannot stand as a witness because they are all guilty of adultery. Kasi kung titignan lang natin sa maraming teaching na hindi sila pwedeng mag-accuse kasi kailangan, ano sila, wala silang kasalanan. Di syempre, kahit pulis, hindi pwedeng manghuli kasi kahit siya, makasalanan din. But the context here is because kailangan yung two witnesses hindi rin guilty of the crime they are accusing. So, yun po yung yung konteksto. Then, after that, sabi niya, where are your accusers, di ba? Pero sabi niya, none, sir. So, sabi niya, neither do I. Kaya yun po yun. He uphold the law. Hindi niya talagang binrake yung law. Sabi niya, kung walang mag-accuse sa'yo, then I cannot accuse you also. So, sabi niya, sin no more. So, sabi niya, huwag ka nang magkasala. So, he does not tolerate sin, okay? Kasi sin usually is the result of our miseries in life. So, then after noon, nagturo po siya sa templo and no one laid hands on him. Kasi nga po, marami pong nagagalit sa kanya for standing for what is right, yung truth tinuturo niya. And sabi niya, for his hour had not yet come, that if you are walking with God, no one can lay hands upon you until your work is finished. So this is the guarantee, the assurance ng Panginoon, hanggat nandito ka po, ginagawa mo yung kalooban ng Ama, kung hindi mo pa oras, hindi mo pa rin talaga oras. Hindi, walang makakagalaw sa'yo. And that is one assurance I have also from the Lord, whenever God sends me, because alam ko po sa biyahe, you can never know really what's ahead of me, especially pag may typhoon, may mga calamities, but God will promise me for His protection. Especially yung mga nagagalit din pagka talagang tinatamaan sila sa makaturuan. So, no man may able to stand against me. That's His promise. In the same way with you, if you're doing the will of the Father, then you are very secured kung ano yung ano mo, yung araw mo. You will really live, fulfill the days of your number. Then in verse 21, then Jesus said to them again, I'm going away and you will seek me and will die in your sin. Where I go, you cannot come. Christ was telling them this because they did not believe in Him. As a result, they would not know the blessedness of having their sins forgiven. Alam niyo po ba na pag tayo po, no, nakatanggap tayo ng kapatawaran sa Panginoon, yan po ay nagdudulot ng kapayapaan. Because yan po ang daladala ng mga tao, yung kabigatan ng kasalanan sa buhay nila. Kaya nakikita mo na ang mga tao parang bigat na bigat sa buhay. Because they have not really received the forgiveness of their sins. But you see, in Christ, we can find that forgiveness. They would die in their sins, sabi ni Jesus Christ, and would not go where He was going. So, they would seek Him, but would not find Him. So, hindi talaga sila makakasama kay Jesus. To be saved, we have to believe that Jesus is the Son of God and our only Savior. Wala na pong iba, kundi sa Kanya lang. Without the saving knowledge that Jesus Christ has forgiven our sins, we will die in our sinful condition, without hope and without God. And our eternal abode will be in the pit of hell. Hell is very real. Then Jesus said to those Jews who believe Him, if you abide in My word, you are My disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Remember what I taught last week. There are three dimensions of believing. The believing, the first dimension is what? That you believe in the historical facts about Jesus Christ. They came, He died, He was buried, and He rose again. This is the history ng Bible. You believe in that. But the problem is, a lot of people believe also about Jesus Christ, and even demons, sabi nga sa James, even demons believe in Jesus Christ. But that is not the saving faith. The saving faith is when you have confidence. You put your trust in Him. Nagtitiwala ka sa salita niya, sa sinasabi niya. And then, sabi nga dyan, balik mo, Ju. Ang sabi dyan, if you abide in My word, you are My disciples indeed. Meaning that when you hold on, you keep believing, you are My disciples. Kaya nga sabi dyan, if you hold on, it's not just
a casual believing now, naniniwala ako kay Lord na hinamatay siya. It's a historical fact. But the thing is, you kailangan tumawid ka sa confidence that, Lord, I trust your word. But when you have a word from the Lord, it will be tested. And then, dun po tayo dapat manatili sa third dimension when you will keep on believing. Kasi sabi dito, if you abide. You see, when you say abide, nananatili ka. So, pag nananatili ka, sabi niya, you are my disciples indeed. Meaning, ikaw talaga yung disipulo ko. You know what disciples mean? They mean follower of Christ. Kaya importante po na intindihan natin na tayo po ay naniniwala at humahawak sa salita ng Diyos. Kasi marami po, mga second dimension, nakikita natin na sila po ay nagtitiwala. Pero pag tumitindi na yung pagsubok, nasusubok na ang salita ng Diyos sa buhay nila, kasi isusubukin po ng Panginoon ang salita na natatanggap natin. Para ano, hahawak ba tayo, mananatili ba tayo susunod, or bibitaw tayo? Kaya nga sabi dito, and you shall know the truth. You see, when you keep believing, okay, ipapahayag ng Panginoon yung katotohanan na tinatago niya sa tao na hindi niya pinapahayag at hindi niya binubuksan ang understanding. Remember, sa Luke, I discussed this, na meron pong mga panahon at pagkakataon ng Panginoon, sinasara niya ang mga pag-uunawa ng tao na nakakarinig ng mensahe. Bakit? Kasi wala silang puso para mahalin ang katotohanan. Kaya nga pag nakikita niya ang tao ay nananatili, humahawak, patuloy naniniwala at nagtitiwala, anong gagawin niya? Bubuksan niya ang pag-uunawa at doon natin malalaman ang katotohanan. Kaya sabi niya, you shall know the truth. It's not just the truth, knowing the truth, because truth has been preached to all the world and yet not everyone has really achieved freedom. Marami pong nakagapos pa sa bitterness, sa wounds from the past, yung mga sugat sa mga nakaraan. Marami pang nakagapos sa mali. Kaya pero pag binuksan ng Panginoon ang ating pag-uunawa, naiintindihan natin, and then doon natin makakita na kalayaan natin ay patuloy na lalago. The truth shall make you free. You see, ang katotohanan ang nagpapalaya. Yung malaman natin. Kasi punong-puno tayo ng kasinungalingan ng kaaway eh. Okay? All our life, we've been lied to by the enemies. And then we believe that. We took that in our lives. Kaya nga yung motivation natin, yung decision making natin, may sometimes it on the basis of what we believe in the past. Pero once we get to know the truth, then the truth will set us free. The rabbis gave false security to the people, saying in effect that they would automatically be guaranteed entrance into paradise when they died because they were of the seed of Abraham. So ang assurance po na ng mga Pharisees, at yun din po yung tinuturo nila na, oy, saved na tayo kasi tayo ay nanggaling sa descendants ni Abraham. Yun po yung assurance lang nila, but they have not really believed in Jesus Christ. So, moreover, din-extreme pa nila yung katuruan. In the same way sa mga na-experience ko in my mission work, people are believing that because they belong to a church, they are saved. Is despite that the church has no truth, they're not teaching truth, there's no presence of God, and yet ang security nila, kasi malaki ang church namin at marangya ang church namin, punong-puno kami ng activities. These things do not really save you. What saves us is because eternal life is in Jesus Christ. As long as we hold on to Him, then we have this eternal life. Okay? Kaya nga, di ba sabi niya, this is eternal life, to know Him. So, you can really experience eternal life here on earth. Kaya importante po, it's not the denomination of the church, kasi marami pong pa-counseling sa akin their problem with their churches. Kaya lang like yung sinasabi, well, if you have problem with your church and you know na wala na sa truth, why stay? Kasi sometimes, yung ating companionship, yung friendship na nabuo, yun ang pinangahawakan natin.
So, alam mo, there are many things in our life na may dapat tayong isurrender just to move forward and to be in the perfect will of God. Kaya, napakahirap po talagang sumunod sa Panginoon at manatili sa kalooban niya dahil marami tayong isusuko. But the thing is, yung ating sinusuko, pinapalitan ng Panginoon yan, higit pa. Okay? They said that an Israelite did not have to worry even if sinned, because when he fell into the flames of hell, good father Abraham would be there to catch him and carry him up to heaven. Yan po yung doctrine nila ng mga Jews. Pero may doctrine din na katapat yan dito ngayon sa nowadays. Ano yun? Once saved, always saved. Kaya importante po na hindi po i-reject po natin yung doctrine na yun. It does not stand because the New Testament are riddled with warnings about losing your salvation. So, it's a matter of understanding. The Jews' trust and confidence was not in the Lord or His righteousness, but in the fact that they were descendants of Abraham. Those who did not receive the words of Jesus turned against Him and sought to kill Him. Kaya nga, pag ang salita ng Diyos nare-reject, ang ginagawa po doon ay napapatigas ang salita ng puso. If the Word of God has no place in a person's heart, he is automatically going to reject and become an enemy of those who preach the truth, which nararanasan. I experienced that in my mission work. The Lord said in Matthew 12:30, "He that is not with me is against me, and he that gathers not with me scatters abroad." The Jews could not understand what Jesus was saying because of their heart condition. So they could not hear his words because they were spiritually deaf and their hearts had been hardened. So it is important, listen, that we always do what is right for righteousness. For righteousness conditions our hearts to believe. So pagka tayo po, nakakondisyon natin ang puso natin na gawin ng tama sa harapan ng Diyos, yung puso po natin ay binibigyan ng light and understanding to believe. God will bring grace. It takes grace to what? To really believe and to understand. So, sabi nga ni Lord, di ba? God gives grace to the humble, but He opposes the proud. Kaya pag ang tao bitter, tinatamaan sa preaching, at nagre-resist, ano nangyayari? Lalong niyang kinakalaban ng Diyos, kaya hindi makakilos ang Panginoon sa salita na naririnig niya. Okay? Kaya hindi makakilos ang Panginoon sa puso niya. One has the sense in these chapters of the tremendous contention and battle between the godly and the ungodly. Alam mo bang pwede kang Christian and yet God consider you wicked? So, you just study the Bible, even Jesus Christ, even John the Baptist, they call the Pharisees, "You wicked, you vipers." So, makita mo, they are really called by these names because although they have this title, Jews, but they never believe in Jesus Christ in the same way. So, marami pong ganyan din sa loob ng church. They just believe the historical facts about Jesus Christ by never hold on, by obeying God and by really submitting to what God is telling them. There are very definite lines that have been drawn between the righteous and the wicked because they are governed by different fathers. Yun yung argument ni Jesus Christ. Sabi niya, yung father niyo kasi, the devil. He's been a liar from the beginning. So, makita natin, dadalawa lang po ang kapangyarihan dito. So, we have to side with the father so that we continue to press on with him. Dalawa lang kapangyarihan, the power of God and the power of the devil. So every time you come against the purpose of God, then you become siding with the devil. So don't fight against God. Masakit man tanggapin kasi God wants to humble people, kaya lang di kayang bitawan ng pride, pinatitigasan ng puso. Kaya ang nangyayari, lalong nawawala yung liwanag sa puso nila, at ang nangyayari, lalong dumidilim. Kaya yun po yung ingatan natin na, Lord, kung ano man yung mali sa puso ko, ipakita mo, kung ano man yung pinatitigasan ko, gina-justify ko. Kasi nag-umpisa yan sa, wala naman akong mali eh. Gina-justify mo yung mali mo. Ayaw ni Lord yun, kaya nga kinokorek tayo eh. Okay? That will be very much the case in the last days. Okay?
The Antichrist will draw all of his followers to himself and he will put a mark on their foreheads. Kaya marami po talagang makakapture ang Antichrist because of the hardness of heart. And marami rin po, because nowadays they are being apostatized, ibig sabihin na wala na sa katotohanan, kaya ang nangyari, madali na silang makapture ng Antichrist. Okay? So in verse 47, he who is of God hears God's word. So ikaw, kung ikaw po ay nasa sight ng Diyos, naririnig mo yung salita niya. Therefore, you do not hear because you are not of God. So, hearing is based on relationship. Yung capacity natin to hear is based on a relationship. Kaya nga nagtataka ako, bakit maraming Christians, hindi nila marinig si Lord? Kasi wala silang relationship. What they have is religion. What they have is a ritual. They come to church, they come to the Bible study, they join the Zoom, but never has any relationship with the Lord. Na tinatanong nila, Lord, ano po ang problema ko? Ano po, what is amiss? Kasi diba sabi sa Psalm, I think Psalm 9 or Psalm 19, sabi niya na, Lord, deliver me from hidden faults. Yung mga blind spots natin, sabi ni David, yung mga hindi ko alam, hindi ko nakikita, ipakita mo. Then sabi nga niya, then deliver me from presumptuous sin so that I will be what? Free from great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing before you. So, kaya ganun din yung sinasabi ni David sa Psalm 139. Search me, O God, and know my heart. You see, allow God to search us for us to be continually moving with Him. In chapter 9, Jesus heals a man born blind. By divine appointment, Jesus met a man who was born blind. So, alam naman natin yung story na to. For he was not to be a sign of the spiritual state. For he was to be a sign of the spiritual state, not only of the hapless Jews, but also of Adam's entire fallen nature. It is a human tendency to think that when a person is suffering from a physical ailment, he has sinned and incurred God's judgment. Kasi tinanong mga disciples, sino nagkasala? Bakit pinanganak siyang bulag? So, para bang lagi nating nire-relate na pagka may sakit, may kasalanan, di ba? Hindi naman po all the time. Kasi even Job, so sinabi pa nga, kinoment pa nga ni Jesus Christ, ni God na, have you seen my servant Job? He called Job righteous and yet he allowed Satan to really buffet him with sickness, tremendous sickness. Why? Because God is accomplishing something. So in the same way dito po, no? So Christ make it clear that this man was born blind in the purpose of God, that he might receive the glory through his healing. So in the same way, sa atin po, no? Why God allows sickness? Although it is his will to heal, for God to do a miracle, someone has to bear the sickness. Okay? So, ang nangyari po, na he was born blind, nilagyan niya ng tang nito, ng mud, and then sabi niya, wash at Siloam. Bakit mud? Kasi we are created from the dust, so kailangan, kasi pinanganak siyang walang mata, so kailangan din niya na God is creating new eyes sa taong yon. Okay? Then, finally, nagkaroon siya ng sight. Okay? And then, kaya lang Sabbath. Kaya nagalit yung mga Pharisees, okay? So, sino? Ikaw ba? Ikaw ba yung talagang bulag? Kasi all his life, bulag siya, okay? So, yung iba hindi. Kamukha lang, hindi. Siya yun. So, sabi niya, ako yun. So, he's really making a testimony. Then, finally, he deliberately chose to confront the Jews on the issue because this was the prevailing spirit that opposed him. And then, kinulit-kulit siya ng mga Pharisees. Sabihin mo nga, paano ka nagkaroon ng sight? Kasi imagine, sinasabi na nung bulag na nagkaroon na ng sight, yung ginawa sa kanya, meron pong naglagay ng mud sa mata ko at sabi, maghugas ako sa Siloam at ngayon, pagdilat ko, meron na akong sight. Pinaulit-ulit. Okay, pinaulit-ulit.
ayaw pa rin nilang maniwala. Pinatawag pa nga yung parents, di ba? Sabi niya, ito ba talaga anak niyo? Sabi nga ng parents, oh, alam namin, anak namin yan. Pero kung paano siya nagkaroon ng sight, tanungin mo siya. Kasi siya lang nakakasagot niyan kasi hindi nila rin ma-defend yung anak nila dahil natatakot silang ma-expel sa synagogue. Kasi pag na-expel ka sa synagogue, maraming privileges na mawawala. So they're afraid to really stand for what they have witnessed. Now, sabi nung pinatawag ulit yung bulag, ay yung taong pinagaling ni Lord. Sabi niya, sinabi ko na ayaw niyo pa rin maniwala. Di ba may ganong mga tao? Sinasabi mo na yung gusto ng Panginoon, sinasabi mo na yung himala ng Diyos, and yet ayaw pa rin maniwala. You see, I have witnessed that in my mga travel ko. Kasi yung mga testimony ko, pag sinishare ko, parang ang feeling nila, parang hindi daw ka panipaniwala. Sabi ko, you know why I can receive miracles from God? You know why God is can really do miracles in my life? Because I believe in, I trust Him. It works for me because I trust in His Word. The problem is, sabi ko, it will never work for you because you never believe. Ganun lang po ang principle. Pag naniniwala ka, then God will move. Pag hindi ka niniwala, God will not move. That simple as it, di ba? Now, sabi niya dito, yung lalaki, ang alam niya, sabi niya, verse 31, now we know that God does not hear sinners. But if anyone is a worshiper of God and does His will, He hears them. So very important, even the Bible declared that, no? God does not hear the prayer of sinners. Kaya unless someone will stand in the gap for these people, God will not hear. Kaya nga sabi ko, paano Lord yung mga makasalanan? Sabi niya, then I will assign people to pray for them so that they come to know me and bibigyan ko, o open ko yung nila understanding. So prayer is a very powerful ministry to pray on behalf of others. Kasi talagang hindi pala pinakikinggan ni Lord yung mga taong makasalanan. Then secondly, if you are a Christian and you live in sin, God will not hear because He wants you to really put things right before Him. The reason for the miracle was to reveal the truth to those who before were spiritually deprived of the truth of God's Word. On the other hand, the religious rulers who had been given the privilege of knowing and studying the Scriptures from their youth had not obeyed the truth. Therefore, in reading the Scriptures, they would no longer be able to spiritually discern the truth of God's Word. Ito pong mahalaga. Kahit anong basa natin, kahit ano pong pag-aaral natin, kung hindi po tayo bibigyan ng understanding at hindi bubuksan ng Panginoon ang ating mata, ang ating pag-uunawa, wala pong mangyayari. Kaya nga, ang kailangan lang natin lumapit sa Panginoon, magpakumbaba. Lord, gusto ko pong, Lord, lumapit sa'yo. Gusto ko pong maunawaan ano po yung sinasabi mo sa bagay na ito. You see, understanding is a wellspring of life. Kasi when you have understanding, you can easily discern and understand your situation. Bakit nangyayari ito? So, when you are used to living in the path of understanding, pag may pagsubok ka, madali mo nang maunawaan. At hindi ka na mahirapan. Kasi na-discover ko din, kaya tayo nahihirapan sa pagsubok, yung hindi natin nauunawaan. Pero pag nauunawaan natin, meron tayong kakayahan magpakumbaba sa Diyos at mag-submit. Ah, naunawaan ko na Lord, yung pala. Sige po, magpapasakop ako sa iyo. Kaya yun yung promise niya. Humble yourself, submit yourself before God and the enemy will flee. So yung enemy, hindi ka matatouch niyan hanggat you are submitting to God. That protection is around you and even your loved ones. Pero pag walang understanding, ang haba-haba na ng mga pagsubok, hirap na hirap ka dahil ang bigat ng pagsubok dahil wala kang understanding. And what you tend to do, you resist. You complain. Okay? And you grumble. And then what? Nangangaway ka ng kapwa mo. Sinisisi mo, ito kasi, ito kaya. You see why? Because you have no understanding.
So, lalo kang ano, nagiging bitter sa situation. Na-harden ang heart mo. Kaya it is important for us to humble ourselves before God. In chapter 10, this is the seventh discord, the good shepherd. In verse 4, and when he brings out his own sheep, he goes before them and the sheep follow him, for they know his voice. This is one thing that we need to practice, is knowing his voice. It takes practice po maging familiar sa voice ng Panginoon. But it is not just hearing the voice of God, kasi the enemy can speak to us. So paano po natin ma-identify if it's from the Lord, if it's from you, or it is from the enemy? Ang number one, okay, know the character of God. Kasi pag meron ka narinig at nag-match yan sa character niya at the ways he moved, di ba naturo ko yan, the ways of God. Kaya nga importante rin that we ask God, teach me your ways. Because pag may naririnig ako kay Lord at nag-match yan sa character niya, nag-match yan sa ways niya, then I have the confidence, this is you. Pero there are times I can hear voices, okay? Kasi the enemy will really try to, ano eh, throw confusion. Okay? Kaya maraming na-derail sa path ni Lord. Bakit? Lahat ng voice naririnig nila, sinusunod nila, without understanding the character of God and the ways of God. You see, when I hear something, and it does not match the character of God. Sabi ko, Lord, hindi mo to character. And then, hindi rin nag-match sa ways niya. Then, sabi ko, Lord, pause muna ako. Be still muna ako until I get a revelation. That is the importance of people around you who are intercessors. That's why I always ask the intercessors, you see, I heard from God, give me a revelation. And then here comes the revelation. Pag nag-confirm niya, because it takes two witness to confirm. Pag nag-confirm ang dalawa, that's it. So makita natin na ang importante po is matutunan natin ang karakter ng Diyos. Okay? Kasi ito ang confusion. Ha? Example, okay? Minsan merong taon, meron nag-betray sa kanya. Ang laki-laki talaga ng betrayal. It's a big thing, okay? So, sabi niya, pinatawad na niya and everything kasi it pertains to money, okay? Parang pinahiram niya kasi may investment pero nadaya siya, niloko siya. So, ngayon, pero sabi niya, nagpe-pray siya, sabi niya na reconcile. So, nagdo-double ano siya, nagdadalawang isip. So, sabi niya, sige Lord, re-reconcile ako. Sabi niya ganun. Pero, humiram ulit. So, nag-pray siya, sige, pahiramin mo. Pinahiram na naman niya, binetray na naman siya. So, parang nagtatampo siya kay Lord. Bakit Lord? Sabi mo, pahiramin ko, nadaya ako. So finally, sabi ni Lord, because you do not know my ways and my character. Even in forgiveness, it does not mean there is restoration of relationship. Because trust is broken. Okay? So, ano dapat gawin? So it does not mean na bitter yung tao, na forgive na niya, but does not mean you can trust again. Kasi sabi ni Lord din, na sabi niya, yung tao walang repentance. Mayabang pa din eh. So, God will never work with people who are proud. Remember that. Pero pag nakita, kasi lagi sinasabi rin itong, kasi Christian din yung nanghiram, nagbetray, ano sabi? Sabi ni Lord, kasi maraming ganyang Christian eh. Sabi ni Lord, ganun. So, kaya nagdaming sira-sirang relationship. So, ang mangyayari, ang sabi ni Lord na pagka ang tao walang repentance, so wala rin niyang pagbabago. So, hindi kita i-re-risk na makipag-deal ulit. So, the ways of God is to protect us. Walang repentance eh. So, walang realization. So, why would God tell you to trust again the person when the person himself nawala man lang repentance? So, makita mo yung
character ni Lord and ways niya. So pag hindi ka sanay dyan, lahat na lang naririnig mo, oo ng oo. Kaya importante, kilala mo ang character ni Lord at ang ways niya. So the only way is pag ako, pag sinabi may nag-betray sa akin, at nakita ko may repentance, may realization, that's the time pwede ka ma-restore. Pero kung nakita ko mayabang ka at nagmamalaki ka at may nagsabi sa akin, oh, i-restore natin, hindi ko tatanggapin yan. Bakit? Tinitingnan ko yung fruit. Bakit? Dahil sabi rin ng word, you will know them by their fruits. You see? Kaya nga, the voice of God, it takes really a practice through knowing the character of God and knowing the ways of God, then you will know the voice. Kaya nga sabi niya, my sheep know my voice. You know what does it mean to be a sheep? It takes maturity. May level of maturity na yan. Okay? Although hindi ko sinasabing young Christian cannot hear from God. Of course, even an unbeliever can hear from God. But when there are major decision, major, especially pagka meron kang gustong isuko or anything na gawin, it's good to really be still. When you're in doubt, be still. Ako kasi pag may major decision, and I always allow God to guide me through joy and through peace. Kasi sabi sa Isaiah 55, you will go out with joy and you will be led by peace. So pag may peace ako, may joy ako, pero unfavorable yung nasa harap ko, I'll go. Okay? Hindi pagka favorable ang nasa harap ko, yung circumstances, at papasukin ko, pero nawawala ang peace ko, hindi ko gagawin. So, my peace is the barometer, my guidance. Kaya like ko sinasabi, Lord, guide me by your peace. And when God's peace is there, go. Okay? This is true in our walk with the Lord. For as we keep our heart open to Him, we will be able to hear His voice and follow Him to the higher planes of glory and truth for that He has for us. Sabi niya, I am the door, speaks of the only way to salvation. Go in and out to find pasture. So, siya, in the same way, tayo mga leaders, mga pastors, sabi nga, dapat importante po tayo yung we go in and we go out. Ibig sabihin, tayo yung unang nagsasaliksik sa Panginoon, ano yung dapat na ituro sa mga tupa. Kasi pag nakita natin na ito pong mapagtuturo ay ikalalago ng mga tao, then you can really expound on during your teaching. Kaya nga, go in, ibig sabihin seek God. Go out means you preach the gospel. So, ikaw yung unang-unang naghahanap ng pasture. Ito ba ay ikakalago ng mga tupa? Okay? Kasi sabi nga, the Lord is my shepherd. Di ba sabi niya, He leads me in the path of righteousness. So, the preaching must always lead us to the path of righteousness. Verse 10, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. That is the aim of the enemy. Okay? Magnakaw siya, patayin, at wasakin ang buhay natin. At pwede malawak po ibig sabihin niyan steal. Pwede niyang nakawin ang ating kinabukasan, nakawin ang ating destiny, nakawin tayo ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Pwede rin natin, sabi niya, to kill. Not necessarily to kill really, na mamatay tayo, but syempre ang aim niya, yan din. But then, to kill is minsan pinapatay yung joy, pinapatay yung faith, pinapatay ang mga bagay-bagay patungkol sa ating relasyon sa Diyos. And to destroy, malawak po yan. Pwede po niyan sirain ang relasyon ng pamilya, pwede niyan sirain ang negosyo, pwede niyan sirain lahat. Pwede niyang wasakin. Pero naalam naman natin na ang pag-iingat ng Panginoon ay nasa atin, kaya wala tayo dapat ikabahala. As long as alam natin na tayo po ay sumusunod sa Diyos, hindi po tayo magagalaw ng kaaway. Sabi ni Jesus Christ dyan din, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So, abundant life does not mean you have millions. You are wealthy, because I have seen a lot of Christian wealthy people that they have no meaning in their life. You know what abundant life is? It is having Christ growing in our life, in our hearts, meaning that we are being freed from worry, anxiety, but our grace, the grace of God, the peace of God is growing. That is abundant life. Kasi
para bang kahit anong mangyari sa mundo, may kapayapaan ka, hindi ka natatakot. Okay? Kahit di ba nakita naman natin na meron tayong mga pandemic, and yet, you are free to move. You are free to go. Just like me, I'm always travel once a month. Hindi ako natatakot. Why? Because that is having abundant life. You are so secured. You have peace. You are security. And then what? And whenever you have a need, you have an assurance God will meet all your needs. All this is on the basis of your relationship with God. Kaya nga, ang abundant life is the more you get to know the Lord, the more you have abundance. Because you will secure in what His Word says. Diba sabi, man should not live by bread alone, but by every word that proceeds out of God's mouth. Meaning, I have abundant life, not because I have millions, simply because God has spoken multitudes of promises in my life that when I am facing challenges, suffering, pain, and trials in life, I have something to hold on so that I'll overcome all this. Nothing and nobody can snatch me from His hand and to really derail me from the path that God has for me. So, a hireling is not bonded to the sheep through love. Kasi marami po rin akong na-encounter na pastors, they are after money. Wala silang ginawa kundi what? Humingi ng tithes. Kaya nga marami mga churches struggling ngayon kasi marami talagang nawalang members, nawawala na, pinipilit na lang nila magbigay. Kasi meron nga nagre-report sa akin, binibigyan sila ng letter at inuobliga silang magbigay. Why? Minamanipulate na nila. You know, when there is manipulation, intimidation, and control inside the church, that is the presence of witchcraft. Because, and the Holy Spirit will never manipulate, control, and intimidate, but He will just prompt us and allow us to decide because we have a free will. So, she become a shepherd. He become a shepherd solely for his own personal and financial interest. Kaya marami rin po ako na-encounter na pastors na wala silang pakialam sa mga tao sa paligid nila. Ang interest nila, yung reputation nila. Oy, malaki church ko, maganda church ko, marangya yung ministry, pero they don't care about their sheep. A hireling is not committed to the sheep. He does not really care about them. His wages are his only concern. Alam niyo po kung paano ako nag-start sa church? Ay, isa lang yan. Nag-start ng isa, dalawa. Hindi po ako namili na, oy, kailangan marami. Kaya mga affiliations, I just want to encourage you. Kung kayo lang nag-uumpisa, dalawa lang kayo, do not be discouraged. Kasi si Lord tinitest yung heart. Kasi may mga tao, pag konti lang, hindi sila na-inspire. Hindi, ayaw nila ng ministry. Gusto nila marangya. Sabi ko nga, ganun ba? Kaya yung mga ganun tao, tinatanggal ko sa ministry. Kaya pagka hindi po tayo inspired to really minister to others, kasi ang motibo ng paglilingkod ay malina. Parang yung foundation ng motibo, malina, kaya it will never prosper. Ang paglilingkod is about, Lord, mag-glorify kita. Paano ko po ba matulungan yung mga tao? Yun po ang dapat na motibo. Pero kung pupunta tayo sa isang lugar at tinitignan natin yung kondisyon, isa lang to, dalawa lang to, ayoko na to, then you're not serving God. You're serving your own selfish interest. Kaya, mabuti pa na wala talaga sa ministry yung mga ganitong tao. Especially yung mga workers na ang hirap i-correct. Mahirap pong makasama. Okay? Kaya nga sabi niya sa verse 18, no one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down and I have power to take it again. This command I have received from my Father. So it was really voluntary that Jesus Christ chose to die. Kasi binigyan siya ng, sabi niya na, the Father that command, ikaw, mo yan, may power ka, may authority ka, nasa'yo yan. Kaya, pero sabi niya, I chose to give my life. And then in verse 27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Many times in the Bible, you encounter Jesus Christ saying, depart from me, I do not know you.
yun po yung babantayan natin. Christianity is not about ritual, religion, and what? Just coming to church. Christianity is a relationship because we have been reconciled to the Father. He wants to build that relationship until we submit to Him, we surrender to Him, and then He transforms us from glory to glory, and then we glorify God. Kaya nga, ang paglilingkod, okay, even in worship, laging sasabi natin, we worship God, I love you, Lord, we worship God, Lord, I want to serve you. So, it is a lip service. But when you study the word, ang sabi dyan, Lord, in view of God's mercy, we offer our lives, our body as a living sacrifice. Okay, holy, pleasing, and acceptable. It is a reasonable service. So, ang paglilingkod ay pag-aalay ng ating buhay. Pwede kang nasa loob ng ministry, pero punong-puno ka ng sarili mo, punong-puno ka na yung gusto mo ang nasusunod, then you are not really serving God. Because the Word of God says, this is a reasonable service, Lord, to offer our lives as a living sacrifice. Kaya, maintindihan sana natin yung definition ng service. Kasi kung mali po yung definition nyo, then mali po ang foundation nyo na bakit kayo naglilingkod. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. This is an assurance. Sina-assure ng Panginoon na ang mga anak niya ay nasa kamay ng Ama. Alam naman natin, God has all the power. No one can snatch them out of the Father's hand. That is an assurance. Wala pong makakakuha sa atin sa kamay ng Ama. Kaya lang, kung ikaw ang nagdesisyon umalis sa kamay ng Ama, eh wala pong magagawa ang Diyos. Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin, no, ano, sisisihin mo ang Diyos na nawala ka at napunta ka sa kapahamakan dahil ikaw na ang pumili. Dahil ang assurance ni Lord na no one can snatch you away, it is on the basis of our relationship, on the basis we submit to Him. Kung ayaw natin magpasakop, sinasabi mo sa Diyos, ayoko magpasakop sa iyo, kaya aalis ako sa kamay mo. Ngayon, kung may nangyari sa iyo, huwag natin sisihin ng Diyos. Dahil sabi din ng Diyos, no one, nothing can snatch. Pero merong isa dyan na hindi pwede niyang pilitin, yung ating kalooban. Now, in chapter 11, Christ raised Lazarus, okay? In verse 4, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. You know, this is one of my life's verse. Kasi nga, nasabi ko nga po sa inyo, 2020, when I got sick, the heart failure, sabi nga ng doctor sa akin, I will not last anymore. My condition is critical, very unfavorable. Lahat na ng negative sinabi sa akin. Kaya nga sabi ko, Lord, oh, sige, wala na pala akong silbi. Kunin mo na ako. But then, sabi ni Lord, paano mga taong naghihintay sa iyo, Grace? So, may hiningi ako kay Lord eh. Okay, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng word. Lalaban ako. Ito yung binigay niya sa akin. This sickness is not unto death. Hindi ka mamamatay dahil sa sakit na to. But for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. So, sabi ko nga, Lord, ang sakit na inaalaw niya, eh may dahilan. May dahilan. Hindi dahil pinaparusahan tayo, dahil gusto niya makita ng tao ang kalwalhatian niya. At naghahanap siya ng tao na kaya siyang pagkatiwalaan, na kahit in the brink of death, we will stand in the truth na Lord, may sinabi ka sa akin, hindi ako mamamatay sa sakit na to. Bagkus makikita ng tao ang kalwalhatian mo. Kaya, sige lang po, hayaan mo, i-display mo ang kalwalhatian mo, kapangyarihan mo sa buhay ko, nang sa ganon ang mga tao ay maniwala na ang Diyos na pinagsisilbihan ko ay buhay. Remember, sa nobleman's, na remember the story? Ano sabi ni Jesus Christ doon? Sabi niya, unless you people see, you will not believe. Okay? Kaya sabi niya sa nobleman, umuwi ka na, your son is healed.
your son will live, di ba? Pero may sinabi si Lord sa akin doon eh. Sabi sa akin ni Lord, Grace, this time people will believe because they will see. Because people are tired of religion, they're tired of what? Ritual, they want the manifestation of God's power. Kaya nag-raise up siya, nagpumipili siya ng mga tao na kaya siyang pagkatiwalaan hanggat sa gitna ng hirap, sa gitna ng sakit, sa gitna ng mga batikos, magtitiwala sila. Dahil doon lang magpapahayag ang Diyos ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kalwalhatian kung merong isang krisis. Kung walang krisis, hindi mo kailan nahimala. Tama. So, sasabihin niya, oh, ikaw, Grace, I'm raising you up. I'm choosing you. Sabihin na lahat nila, ikaw na, may sakit ka, lahat ng sakit, ibato na sa'yo. Oo, ang dami kong test. Sabi ng doctor ko, you have to go through this, to the echo, KUB, lahat na, dami. Kaya nga, pag galing ko sa biyahe, sige, lahat ng test gagawin ko. Sabi ko, Lord, kung ano man ang result niyan, hindi ako maniniwala dyan. Kasi ang maniniwala ko, sinabi mo. You see? Why? Alam mo, pag meron kang pangako sa Diyos, lumalakas yung loob mo. Kaya sabi ko, Lord, sige. Eh, yun ang bawal sa akin eh, mag-preach ng matagal. Ilang beses na ako nagko-conference, 2 days, minsan 3 days pa at times kasi may Sunday service pa, naimbitahan pa ako, and usually whole day pa. And yet, makita mo, my heart, nakahawak si Lord. Pinapakita niya yung kapangyarihan. So in the same way with you, sa may mga sakit ngayon, at sa matagal mo nang sinasabi, Lord, ba't hindi ako gumagaling? Huwag tayo magreklamo. Hayaan mo na ipahayag ng Panginoon ang kalwalhatian niya, ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Alam mo, one thing, nung sinabi sa akin ni Lord Grace, inaabot ko yung doktor mo. Gusto ko rin siyang makilala niya ako. So, ginagamit niya ako. So, sabi ko, Lord, hindi pala madali, when you become a witness for others to gain salvation. Kaya, all we have to do is to be a witness of God's power. So, finally, ito po yung similarity between the event and the healing of the man born blind, di ba? Para bang bakit pinanganak siyang bulag? Ito, bakit inalaw niya? Sinabihan na siya, yung friend mo, na mahal mo, si Lazarus, may sakit. Pero sabi niya, this sickness is not unto death. Naghintay pa siya, 4 days, next. So, makita natin yung sovereignty of God. Inalaw niya yung man born blind, ito inalaw niyang mamatay. Why? Because he will display the glory of God. So, gustong mo ay pahayag ng Ama, yung kanyang kapangyarihan, kalwalhatian sa anak niya. As you study the Word of God, you find that the Lord moves in a different way in every situation so that we can never force Him into a mold. Kaya iba-iba yan eh. Okay? It is very important for us to have the mind of the Lord in every circumstance. Kasi minsan po marami humihingi sa akin ng prayer for healing. Nagpipray naman po ako at sasabihin ni Lord, hindi ko pa will pagalingin tong taong to. Sabi ko, Lord, can you give me a word? Sabi niya, okay. Pero minsan naman meron siyang word, magaling na yan. So, gumagaling. Kasi meron din akong friend na humihingi ng prayer, ma'am niya, pahina na ng pahina, parang kasi matanda na rin, at parang feeling ko nga, mama, dying na. When I prayed, nagulat ako, lumakas. Okay? So, sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. You have your own way. We cannot really put him in a mold. We cannot really just box him kung paano siya kikilos. Just let him. So, kailangan lang, what is your will? God's will on this matter. What method does he use to heal? God's will here was to raise Lazarus from the dead. Ito kaloban niya. Hayaan niya mamatay para i-raise niya from the dead. Okay? But he could not perform a mighty miracle until after Lazarus died. Hinintay niya talaga mamatay. In the case of the nobleman's son, the Lord said to his father, go thy way, your son is healed. So you see, we cannot put God in a box because he moves in a different ways. In verse 9 and 10, Jesus answers, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, does not stumble because he sees the light of the world.
But if one walks in the night, he stumbles because the light is not in him. So, ina-explain ni Lord kasi nga sabi ni mga disciples na, Lord, kailangan na natin pumunta doon. May sakit pala yung sila, yung friend mo. Kaya lang, sabi niya, when you walk in the light, you will not stumble. Okay? But if you don't walk in the darkness, may stumble ka. Parang sinasabi ni Lord dito sa konteksto na to, if you have the light, the wisdom, the guidance of God, alam mo hindi ka matataranta sa every circumstance. Kasi ang nangyayari po sa atin, no, reactive tayo eh. Pag merong na-arise na circumstance, reactive tayo, natataranta tayo kagad. Pero sabi ni Lord, when you walk in the light, hindi ka motivated by panic. Motivated ka by peace. You're coming from the position of rest, position of peace, at hindi ka natataranda. Kasi alam mo, hawak ni Lord lahat. So, dito po, tinuturuan din ako ni Lord about this because there are times we are so compulsive. Ako, I'm compulsive. Madali akong mag-react sa circumstances pag hindi ko makuha yung gusto ko. But the Lord is telling me, Grace, you have the light, you have my guidance, be at peace. Kaya pagka, ang ginagawa ko pagka medyo overwhelming ang circumstances, sabihin ko, Lord, give me light on this matter. And then makikita ko yung solusyon niya, and then may peace na ako, and then I'm moving forward from the position of rest. Hindi yung balisa ka, palagi kang natataranta, lagi kang restless, na kailangan ganito, kailangan ganyan. So, hindi po. So, yun ang ibig sabihin nun. When you walk in the light, meaning the wisdom, the guidance, and the word of God in your life, then you will always be motivated from the position of rest and peace. Kaya, sabi niya, if you do not walk in the light, you will stumble. Palagi kang nadadapa, palagi kang na pumapalpak. You see, that is one tawag nito, manifestation of a curse is what? Lagi kang palpak sa lahat ng ginagawa mo, okay? So, kailangan po maintindihan natin, success is one manifestation of blessing. Then, after that, laid already for 4 days. So, nailibing na si Lazarus for 4 days. Bakit 4 days? Kasi meron pong paniwala ang mga Jews that the soul of the deceased remained in the vicinity of its corpse for 3 days. Kasi naniniwala sila, pag namatay yung tao, yung soul, nandoon pa rin sa katawan. Okay, paikot-ikot, hoping to re-enter. Okay? Belief nila yon, okay? Kaya ang ginawa ni Jesus Christ, 4 days. Kasi, palagi natin, no, ni-raise up niya si Lazarus on the 3rd day or the 2nd day, hindi maniniwala, it's a miracle. Bakit? Ang kasi, maniniwala sila doon sa belief nila, nag-re-enter lang yung soul sa body. But this time, he waited 4 days, which, lagpas na sa belief nila na wala ng capacity pumasok yung soul sa body. So, that will really display the glory of God. Jesus Christ is the resurrection and the life, and will show to them. Resurrection is a return to life. Christ is the author of that return of that life to which it is a return. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come, and Christ is both the author and the principle of both on the ground of our hope of both. So, pag tayo po namatay, we are naked. Okay? Spirit lang yan. We will wait for the resurrection of our body. Okay? Kaya nga, hindi pa tayo pwedeng mag-dwell saan? Sa kasama ang Ama because we are not yet complete. Until the resurrection of our body ay magkaroon na po tayo at we are complete again, then the full salvation has come. In verse 41, Jesus knew that his Father had heard him. This is the confidence, you know? Kasi sabi niya, I know you always hear me. Can you really come before God and declare that before God na, Lord, I know you always hear me. This is essential before we attempt to do something for God. Otherwise, we will move in presumption rather than in faith. You see, you have the confidence na pag hinihingi mo, lumalapit ka sa Diyos, hinihingi mo yon, ibig sabihin, meron kang narinig at meron kang natanggap na instruction from God
na ito po ay nanggaling sa Diyos, kaya pag hiningi mo ito, ibibigay ng Diyos. Remember, the last time I was in Cebu, okay, sabi sa news, ang ulan-ulan daw dito. Okay, ulan na ulan. So, binasa ko muna yung news na sabi dito na it will be cloudy, it will be rainy. So, alam naman natin, pag nasa aeroplano ka, nasa Erica, at pag cloudy, magalaw. Maalog po ang flight. At pag maalog, siyempre, parang ang hirap po maalog. Okay? So, minsan bigla ka nalang, parang ang aeroplano kasi pag makalog, tapos biglang bababayan. Para kang, alam mo yun, para kang nakasakay ng, ano, ng roller coaster. Okay? So, sabi ko, Lord, alam ko, pinapunta mo ako rito, may pinagawa ka sa akin, may hilingin ako. Grant me a sunny weather and I command the clouds to get out of our way. Give me a peaceful flight. Which He did. I posted that at sinabi ko, what an amazing God. You see what prayer can do. Why? On the basis na, Lord, pinagawa mo sa akin to, ngayon, pakinggan mo naman ang ko yung ire-request ko. Diba? Diba ang sarap nung may relationship ka sa Ama na may pinagagawa sa'yo, susunod ka, meron ka rin hihilingin. So, may confidence ka na lagi kang pakikinggan. So, yun po yun, okay? Kaya lang, ang problema, hinihingi mo, hindi naman pinagagawa sa ni Lord, wala kang confidence, kaya minsan, you try to be presumptuous. Kaya importante po, palagi po tayo nagtatanong. Spiritually, this stone can speak of things that are blocking a person from coming forth and blossoming in God. Kasi sabi ni Jesus Christ, alisin niyo yung bato. Kasi yun po yung mode of burial nila sa cave. Okay? Nakatakip lang ng malaking bato yun. The hindrance, whatever it may be, must be removed from our lives so that God can bring forth those miracles that He desires to perform on our behalf. So, finally, ano nangyari? Na-raise up niya si Lazarus, okay? Oh, the plot to kill Jesus, kaya ang nangyari, nagalit yung Pharisees, gusto nilang, ano, the plot to kill Jesus, gusto nilang talagang patayin si Jesus Christ. Kaya fast, the high priest was an ungodly man, yet God used him to speak to the people, kasi nag-prophesy siya about Jesus Christ. We often think that a person is godly if God speaks through him. However, God speaks through all kinds of people. The fact that someone is used of God does not mean that he is approved of God. Chapter 12, the anointing at Bethany. So, nagkaroon po, there made him a supper. Kasi nga po, they were so grateful to Jesus Christ. They raised up Lazarus. Si Mary anointed him. So, this is the close of Jesus' public ministry. Judas, nagalit si Judas kasi nangihinayan siya. Dahil sana binenta na lang daw yung anointing oil or yung perfume kaysa naman daw ipahid lang kay Jesus Christ. No, wala naman siya pakialam sa puring, ang ano niya, concern niya yung money kasi he's a thief. Okay? So, yung imagine, ano, alam ni Jesus Christ na he's a thief and yet he made him a treasurer. Why? Kasi he wants, inaabot siya ni Lord. Many times, our weakness, kung ano yung weakness natin, struggle natin, dun pa tayo ilalagay. Para ano, mapagtagumpayan natin. Okay? So, but the chief priest plotted to put Lazarus dead also. So, gusto rin nila uli patayin si Lazarus para lang to, alam mo yun, to discount the miracle. Grabe ro, yung pag-iisip ng mga paraseo. Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. So, ang assurance ni Jesus Christ, sabi niya, na unless I die, walang mangyayari. But because of His death, countless lives have been granted salvation. In the same way with us, we cannot be used by God until we die to ourselves, we die to our will, to our desire, because if we are full of ourselves, hindi po makakakilos si Lord sa buhay natin. Kaya nga sabi niya, if anyone serves me, let him follow me. Where I am, there my servant I will also be. If anyone serves me, him my Father will honor. So, it is one way of really honoring the Father is to follow Christ. Serve Him.
the way He wants us to serve Him. Hindi yung nagsiserve tayo, yung ayong gusto natin, yung plano natin, yung desire natin, kalooban natin. Kasi when we do that, we are not serving God, we are serving ourselves. Kaya nga lagi ko sinasabi yan sa preaching eh. Deny yourself. Therefore, they could not believe because Isaiah said, He has blinded their eyes and hardened their hearts. Should see with their eyes, lest they should understand with their hearts and turn that I should heal them. Next. 48, sabi niya, who rejects me, does not receive my words, has that which judges him. The word that I have spoken, will I judge him in the last days? Eternal judgment is a very real thing. As Jesus spoke on eternal judgment more than He did on the glories of heaven. There are innumerable torments in hell, but in the greatest torment of all is to be cut off from God's presence forever. Yan po yung problema. In chapter 13, there is absolutely no hope in hell. These are the farewell discourses of the Lord in the upper room. So, ito po yung mga intimate discussion niya with the disciples. Jesus washes His disciples' feet. This is an act of extreme humility. Jesus said to Peter that if He did not allow him to wash his feet, He would now part with him. This is true spiritually as well. Unless we allow the Lord to wash us spiritually, we will have no part with Him. How are we to wash spiritually? We are washed by the water of the Word of God. Therefore, if we do not read God's Word daily, spend time listening to His voice, we will have no part with Him and our relationship with Him will be broken. Jesus washed them by speaking unto them the word of life for 3.5 years, but not all of them were made clean. Si Judas to. How true it is that people can sit in church listening to great teachers and never be changed by the same word that is transforming others around them. Judas was privileged to listen to the greatest teacher of all, but his heart was never transformed. Meron po yan, maraming ganyan sa loob ng church. Then, for I have given you an example that you should do as I have done to you. Most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master, nor he is who sent greater than he who sent it. If you know these things, blessed are you if you do them. So, ang ginawa niya kay Judas, last appeal, binigyan niya yung bread, dinip niya. It is an act of friendship. So, the Lord was making a last appeal to Judas. Na, Judas, I'm making the last appeal, but he rejected it. So, sabi dyan, so when he had gone out, sabi ni Jesus Christ, now the Son of Man is glorified and God is glorified in him. So, the same is true. When the one who caused strife left, there is an entirely different atmosphere. The same is true in churches. When those who cause strife are plucked out by God, there is a change that takes place for the better. A different atmosphere now prevailed in the upper room. Sabi niya, Lord, why can I not follow you? Sabi ni Peter, di ba si Peter compulsive yan eh. I will lay down my life for your sake. The reason Peter could not follow Christ was that all of us, he had to have grace for each step of his life, and the grace to die would only be given to him when his hour had come. Hindi pa niya time mamatay, kaya wala pa rin siyang grace to do that. This is a true of our walk. For there will be no grace given us if our hour has not come. Kaya pag walang biyaya at gusto nating gawin, hindi natin magagawa. Pero pagka meron pong biyaya, kahit ano pong pinagawa ni Lord, kaya natin. Kaya wala tayong excuse sabihin natin, di ko kaya. Okay? Kaya nga, grace is very important. Kaya nga pala sabi ko, Lord, kaya pala yung mga yung pinapatay because of their faith, kaya nila kasi may grace. Pero kung ikaw, pupunta ka sa isang bansa na bawal ang Christianity at magyayabang kaya ko yan. At walang biyaya, eh hindi mo ka makakayanan yan. You will not glorify the Father. Let not our hearts, sabi sa chapter 14, alala ko yung dati, merong Christian pastor nagpunta sa Mindanao, sabi niya na pinapupunta siya ni Lord para ma-convert yung mga
isang group na nagre-rebelde, pero it was not, ano, di ba, umuwi siya, na-capture siya, umuwi siya, na-stroke siya sa lugar na yon. Tapos, kahiyahiya siya, bumaba siya sa wheelchair, ang haba ng buhok, para siyang, sabi ko, kitang-kita, it's not from God. It does not glorify, it did not glorify God. You see, there's no grace, kaya wag po tayong maging presumptuous, okay? In chapter 14, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So the way is the way to the life that is abundant. The truth, it is about Him, how He will live our life. And the life, the meaning of our life, it is through Christ. Kaya nga, no one comes to the Father. Wala po talagang makakakamtan. Wala po any religion that will save us except in Jesus Christ. Kaya nga, born again is not a religion. It is a life transformed by God. It's a relationship. Verse 12 to 14, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these that he will do because I go to my Father. So may promise si Lord, tayo pong mga hinahanda niya in these last days, will be raised up to do even greater things what Jesus did. Kaya lang piniprepare niya ang puso natin, piniprepare ang character, our capacity, our inner strength, so that we can bear the grunt, bear the pressure, the burden, para meron po tayong inner strength. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. The greater degree of authority, and the greater degree of power that God will entrust you, then God cannot say no to whatever you request. Kaya importante, the more you surrender to God, the greater authority He will entrust you. If you ask anything in my name, I will do it. If you love me, you will keep my commandments. This is what I've been telling all my conferences. Very important. Kasi pag tinatanong ko po ang maraming Kristiyano, how do you know that you are obedient to God? Ang sinasabi ay nagba-Bible study ako, nagsiserve ako kay Lord. That's not the measurement of how obedient we are. This is the measurement. Sabi dyan, sa, if you ask anything, if you love me, keep my commandments. And I will pray the Father, He will give you another helper that He may abide with you forever. So, ito yung sinasabi niya palagi. He who has my commandments and keeps them. Sa ibang version, who obeys them. So, how do you know you're obedient when you don't have His commandment in your particular situation? In your particular life? In your particular circumstances? Kaya nga sabi niya, He who has my commands. Yun ang una. Kunin muna natin ano yung inuutos niya at sundin natin, yun ang magpapatunay na mahal natin siya. Pero kung nagsiserve tayo, nagwo-worship tayo, and yet hindi naman tayo nagtatanong ano yung gusto mo sa bagay na ito, sa buhay ko, kasi hindi natin sinusuko dahil hindi natin narinig kung ano yung, gusto, yung utos ng Diyos, then wala tayong sinusunod. Bakit? Eh wala naman tayong commandment. So hindi mo alam kung sumusunod ka o hindi. Kaya this is very important. Sabi dyan, He who has my commandments. Kaya nga, seeking God is very important because we receive the commandment. Grace, itong gawin mo today. Minsan may plano ako, Lord, lalabas ako. Mas simple lang na gusto kong mag-errand, gusto kong mag-grocery, gusto kong ganito, gusto kong pumunta sa apo ko. Sabi ni Lord, hindi. Makinig ka, manahimik ka. Stay home. So, I'll stay home. So, because I stayed home, on the basis of what I heard, it proves I love God. Eh kung umalis ako, wala, gusto ko lang, alam mo yung gawa ko ng gawa everyday, kung ano lang gusto kong gawin, eh pero kalooban pa ni Lord na hindi ka umalis, hindi ka sumunod. Eh ngayon narinig mo na siya, at umalis ka pa rin, hindi mo masasabi, mahal mo siya kasi may narinig ka, hindi ka sumunod. Eh kasi sabi dyan eh, simple lang eh. We simplify everything, okay? Huwag na natin complicate. He who has my command, keeps them, is the one who loves my Father and who loves me. Kaya nga sabi niya, I will love him and manifest myself to him. Magpapakilala ko sa taong yun.
Kaya nga may degree, na may mga Christians, degree-degree, pagkakilala at relasyon kay Jesus Christ. Hindi pwedeng pare-pareho, depende po. These things I've spoken to you while being present with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to you remember all things that I said to you. See, the role of the Holy Spirit, turuan tayo sa lahat ng bagay at paalala sa atin yung mga narinig natin. Sabi niya, peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Iiba po ang kapayapaan ng Diyos. Hindi yan nakabase sa ating sitwasyon. Nasa loob po yan, nasa puso. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Fear is one of the most powerful weapons that the enemy uses against us. Fear torments our minds, whereas perfect love casts out fear. It is a wonderful thing to have the peace of God all the time. The peace of God is one of the blessings that God gives to His people and one of the greatest treasures that He has made available to mankind. However, it is only through the Prince of Peace that we can receive the peace of God that passes all understanding. So, importante po, ano po ba ang highlights nito? Holding on to the Word and then warning of having no understanding. Chapter 9, we understand the sovereignty of God in every sickness and sufferings about the man born blind. In chapter 10, Jesus came to give us abundant life. Remember that. In chapter 11, the raising of Lazarus from the dead. And chapter 12, unless a grain of wheat dies, it remains just one seed. It speaks of dying to self. Chapter 13, the importance of humility in serving God and others. And finally, in chapter 14, do not let our hearts be troubled. His peace that surpasses all understanding will guard our hearts and mind. So with that, I pray, hindi ko po yan verse by verse kasi I just teach you the highlight, okay? And I pray that you will learn to receive your personal revelation from the Lord as you study the Word. Next Sunday, we'll finish the book of John. Okay, so with that, let's pray. Father, we thank you, Lord, for your lesson today. It has enriched our lives, O God. May continue, Lord, to draw us closer to your Son so that, Lord, grant us greater degree of intimacy that we will know you, O God. Our desire is to know you and to learn from you your ways and to know your character, but most of all, to be filled with your peace that surpasses all our understanding. Thank you for your assurance of your promises that truly in this world, we will face many tribulations, but you command us never to be fear and never let our hearts be troubled. Let our hearts continue to anchor in your promises. Father, I give you praise and glory and honor. I fully entrust myself to your keeping as I leave for Negros on Tuesday. And I pray that you have already declared victory, glory, authority, revival on that place, and that once again your name be high and lifted up, that once again, Lord, your glory will be seen, will be manifested, and your name will be exalted as well. With thanksgiving, Lord, I pray all this in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. So once again, thank you for joining our Sunday Zoom service, and see you again next Sunday. I'll finish the book of John. So, may announcement lang ako to all Luzon affiliates. We'll be coming, we'll be having a fellowship gathering here on the 28th. So, dito po kayo magsiservice. So, I'm requesting Imus, Antipolo, Navotas, and Bulacan, if you can come, I would appreciate your presence here. So, we'll have a lot of things to discuss and kasi po for the coming events po sa December. So, hope to see you. So, thank you po for joining. Please open your video so that I can include your prayers. So, I'll be traveling again on Tuesday for Negros. So, God bless and enjoy your lunch. And